Hello, hello. Magsitayo na po tayong lahat at ating pong dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya ay naglihi lang ng Espiritu Santo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At tiyayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Hesukristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po. Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kawan o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo kaganda loob, mag-asala ko iyong inisip, ayon din sa sabi aking puso't isipan pagsalansang ko'y aking kinikilala patawarin niya rin kasalanan ako'y kawan o mahal kong Diyos sangayon sa iyong mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos
upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating mahabaging Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Patuloy tayong sumusunod sa Kanya hanggang Kalbaryo, hanggang sa krus ng ating kaligtasan, hanggang sa muling pagkabuhay. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsigo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saanman. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, nagahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghingantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, iyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa mga kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay, humihibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay, humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon ko, aking kaligtasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay, humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko, ang sa akin siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay, humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alo ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay, humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko, sa aking kahirapan, humihingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirapay, humibig at ako'y iyong dininig. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa
Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo, tumakay. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayon tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkakatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabing ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos na sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ginagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang iyong paniniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatililis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong una'y pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya doon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagating sa tahanan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin na nanggaling sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa Quiapo. Araw ng Quiapo, araw ng ating debosyon, araw ng ating pananampalatay at pagmamahal sa ating mahal na poon. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Hindi papigil ang ating debosyon. Kaya nga't narito pa rin tayo. At natitiyak ko, simula pa lang ito ng pagbabalik ng marami sa inyo.
Dahil sa mga darating pang mga araw, sa mga mahal na araw, natitiyak ko, mas marami ang babalik at magbibigay pugay kay Jesus Nazareno. Hindi papigil ang ating debosyon, ang ating pagmamahal sa Kanya. Sapagkat nakita din natin, hindi papigil si Jesus Nazareno upang gawin ang kalooban ng Ama. Hindi siya mapigil upang ipakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Na bagamat ilang beses na siyang pinagbabantaan, ilang beses na siyang kinagagalitan, hindi pa rin huminto si Jesus upang ipakita gaano niya tayo kamahal. At kung mapansin natin sa Ebanghelyo, parang kabaligtaran ang nangyari. Nung si Jesus Nazareno ay nasa templo, sa bahay ng Diyos, sa lugar ng maraming nagsasabing naniniwala sila sa Diyos, pansinin po ninyo, doon siya tinakwil. Doon siya hindi pinaniwalaan. Doon siya halos patayin na ng mga tao. Samantalang nung nagpunta siya desierto sa ilang na lugar kung saan nagbibinyag si Juan Bautista, doon mas maraming sumampalataya sa kanya. Hindi ba nakalulungkot yun? Kung saan dapat mas pinaniwalaan si Jesus Nazareno, doon siya tinalikuran ng mga tao. Noong mga tao ng templo, yung mga taong nagsasabing naglilingkod sila at naniniwala sila sa Diyos. Bakit? Kung mapapansin natin, bakit ba nila gustong patayin si Jesus? Dahil akala ng mga taong ito, ipinagtatanggol nila ang Diyos. Dahil akala ng mga taong ito, binibigyang parangal nila ang Diyos. Napansin niyo, sinabi nila, mabuti naman ang ginagawa ni Jesus. Pinapagaling niya ang mga may sakit. Tinutulungan niya ang mga may hirap. Nangangaral naman siya ng tama. Pero anong hindi nila matanggap? Nasabihin ni Jesus, siya ang anak ng Diyos. Nasabihin ni Jesus, siya at ang Ama ay iisa. Kaya nga't gusto nilang patayin siya sapagkat nagpapanggap siyang Diyos. Ani mo'y ipinagtatanggol ng mga taong ito ang Diyos. At naniniwala sila, mabuti ang kanilang ginagawa. Kaya mag-ingat din po tayo, mga kapatid. May mga pagkakataong akala natin, mabuti ang ginagawa natin. Akala natin, sinusunod natin ang Diyos. Pero kung ang pamamaraan natin ay marahas, hindi ito galing at para sa Diyos. Uulitin ko po, kahit tama sa palagay natin ang ating pinaniniwalaan, kahit akala natin ito ay para sa Diyos, pero kung ang pamamaraan natin ay marahas, kailanman hindi ito para sa Diyos. Pwede tayong gumawa ng mabuti, pero kung ang pamamaraan mo naman ay marahas, hindi rin po ito tama. Nakita natin yan nung unang mahal na araw. Kaya nga sabi ni Papa Benedicto, ang Diyos ay pag-ibig.
God is love. Kung ang Diyos ay pag-ibig, walang puwang ang karahasan sa mga nagsasabing naniniwala sila sa Diyos. Kaya nga maging ang ating simbahan, ilang beses na tayong ngayon pag binabaliktanawan natin ang nakaraan, humingi din tayo ng tawad. Dahil dumating din ang punto sa kasaysayan natin na hindi tayo naiba sa mga tao sa templo. Na dahil akala natin tama ang ginagawa natin, akala natin para sa Diyos ang ginagawa natin, nakaligtaan nating magmahal. Kaya nga, ilang digmaan na ang nangyari sa ngalan ng Diyos. Ilang away na ang nangyari sa ngalan ng Diyos. Kaya nga tayo ngayon, bilang mga tagasunod ni Jesus Nazareno, sinasabi natin, walang puwang ang karahasan sa mga naniniwala sa Diyos. Sa mundo natin ngayon, ilang mga gawain ng terorista ang naganap sa ngalan ng Diyos. Nagpapasabog, pumapatay dahil pinagtatanggol ang Diyos. At tayo mga Kristiyano, kasama din tayo doon. Ilan yung nag-aaway sa ngalan ng Diyos? Minsan nakakalungkot na nakakatawang manood. May magdedebate, halos magsuntukan na. Ano ang pinag-uusapan? Ang Diyos. Mga magulang, mga lolo't lola, itatama natin ang mga bata, ituturo natin ang tama, pero kung gagamitin din natin karahasan, lalong hindi sila maniniwala. Ayaw magsimba, papaluin mo. Ayaw magdasal, kukurutin mo. Ngayong mga mahal na araw, ayaw sumama sa iyo magpabasa, sisintrunin mo. Minsan, nagtuturo tayo ng tama, pinaniniwalaan natin ang tama, pero ang pamamaraan natin, marahas. Siguro nga, yung kapitbahay mo, makasalanan. Pero hindi mo siya dapat ipahiya. Hindi mo dapat saktan. Sapagkat kailanman, walang puwang ang karahasan kung ang ating paniniwala ay tama. Tandaan natin, kaya napako si Jesus Nazareno dahil ito'y gawa ng mga taong akala nila tama ang kanilang ginagawa. Akala nila binibigyan pabor nila ang Diyos sa kanilang ginagawa. Pero sa kanilang paniniwala, ang ginagawa naman nila ay paninira. Kaya sa paglapit ng mga mahal na araw, hindi sapat ang maniwala sa Diyos. Hindi sapat ang magkadebosyon. Hindi sapat ang magsimba lang. Tanungin natin ang sarili natin, ang ating debosyon, ang ating pagsisimba, ang ating paggawa ng mabuti, tinuturuan ba tayo nitong lalong maging mapagmahal? Tinuturuan ba tayo nitong lalong maging mapayapa? Tinatanggal ba nito ang karahasan sa ating buhay? Ipagdasal natin ang bawat isa mga kapatid na sa paglapit natin kay Jesus Nazareno, lalo tayong lumago sa pagmamahal. Ang tunay na deboto, hindi lang masidhi ang debosyon. Ang tunay na deboto, masidhi ang pagmamahal.
Kaya ang sa darating na mga mahal na araw, sana po lalong lumago ang pagmamahal sa ating puso. Sana po lalo nating ipagdiwang at tularan ang pagmamahal na hindi papigil ni Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po, hindi kayo papigil sa pagmamahal sa Ama. Hindi kayo papigil sa pagmamahal niyo sa amin. Kahit na ilang beses kayong pinagbantaan, kahit na ilang beses kayong siniraan, hindi kayo huminto upang gawin ang mabuti. Tulungan niyo po kaming gawin ang mabuti. Tulungan niyo po kaming iwaksi ang karahasan. Patawad po kung sa ngalan ng kabutihan nagkakasakitan kami. Sa ngalan ng katotohanan nagiging mapagmataas kami. Dalisayin niyo po ang aming debosyon, ang aming pananampalataya, upang katulad mo, Jesus Nazareno, lumago kami sa pagmamahal. Pinagdarasal namin ngayon ang aming pamilya, ang aming mga samahan. Nawa, lumago kami sa katapatan at pagmamahal. Mahal na pong Jesus Nazareno, sa mga darating na mahal na araw, lalo niyo po kaming pagpalain. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Jesucristo. Ang ating tugon, Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo na walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura, naway mapagbago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano, naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahon ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkos makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog, iba nating kahilingan. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko. Sa'yo
ang tinapay at alam na ito handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang mapagmahal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglingkod sa iyong dambana at aming naganap upang sa paglahok naming lagi rito kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapusang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Sa ating pagsisimba, ipagdasal natin na ang debosyon natin tulungan tayong lalong maging mapayapa at mapagmahal. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa irangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Tambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po sa mga pagkakataong bagamat kami tama, naging marahas kami, nakasakit kami. Bagamat kami tama, naging mapagmataas kami. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Mga kapatid, narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kabulagan ko ay nang
tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama natin may kapal sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay di na muling mauuhang pagkat ito ay bukal sa buhay na walang hanggan ang tao ay namumuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal na Ama natin may kapal. Announcement. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Kinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghain. Manapat lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po tayo para sa panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tungayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan at ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pag-asaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, na butihin mga kamay ko at paaypawang binutasan ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Sa inyo pong tulong sa ating simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon ay nagtuturo sa atin, hindi lamang magdasal, kundi magmalasakit sa ating kapwa. At sa papalapit na mga mahal na araw, tandaan natin ang tunay na debosyon ay nagtuturo sa atin hindi lamang
paniwalaan at gawin ang tama at totoo. Ang tunay na debosyon, tinuturuan tayong lumago sa pagmamahal at kapayapaan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na po ang Jesus sa Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.